Hi guys! For this vlog ay tatalakayin natin ano ba ang benefits at paano ba mag-alaga ng mushroom. Mushroom guys ay isang fungi. So, hindi siya halaman, pero medyo related siya sa halaman. So, ang mga fungi ay another kingdom yan, di ba? Merong kingdom animalia, kingdom ng plants, at kingdom ng fungi at protozoa. So, isa dyan ay ang mushroom sa uri ng fungi. Ang fungi ay, or ang mushroom, ay yung fruit, pinaka-fruit noong fungi, at ito ay maraming benefits sa earth. So, kung luma na kayo sa channel ko, I discuss paano ba mamuhay ng zero waste, paano ba alagaan ang environment, paano ba mamuhay na gawing compost ang mga basura. So, gumawa ako ng videos about pag-aalaga ng vermicast or vermiculture, pag-aalaga ng worms, di ba? Paano gamitin ng worms sa composting. At yun kasi yung advocacy ko, ang alagaan ang environment at mamuhay pa ng mas matagal ang ating mundo. So, isa dyan sa pag-discover ko ng paano ba pangalagaan ang ating mundo ay na-discovery ko ang benefits ng pag-aalaga ng mushroom at ang mushroom sa environment. Alam nyo ba guys, na kapag walang fungi, walang mushroom, imagine nyo yung lahat ng namamatay dito sa ating mundo, lahat ng namamatay sa forest, yung mga trees doon na nalalaglag, it will be sobrang patong-patong lamang sila at hindi sila madidecompose or matagal silang madidecompose. Pero dahil sa mushroom network, yung may mycelium network sa forest floor, alam niyo yung mycelium, parang fibrous roots nila yan. Parang World Wide Web yan eh, parang internet, connect-connecta yan, buong mundo. Sabi nila, or buong forest, yung roots ng mushroom na ito connected sa roots ng mushroom 3 miles or 4 miles ng layo, mga ganon. At yun ay tumutulong sa pag-decompose, pag-store ng carbon, imbis na ma-store sa hangin, ini-store nila, at pinupurify nila lahat ng dead and decomposing bodies sa ating mundo. At ang maganda dito sa mushroom, kinakain siya. Hindi lahat, di ba? May mga poisonous na mushroom. Ginagamit na ngayon siya sa packaging, imbis na magstyrofoam, meron ng mga mushroom na gawa, or meron ng mga packaging na gawa sa styro, or sa mushroom. Meron na rin mga bacon, tinatawag na may bacon. Bacon siya na gawa sa mushroom. May mga burger patties na gawa siya sa mushroom. Diba? At sa pagkain natin ng mga mushroom, pag-support natin sa mushroom, mas magiging mabilis ang pag-decompose ng basura. Alam nyo ba, may mga mushroom na kumakain ng plastic, inaaral na nila paano ba tayo makakagawa ng mushroom na kumakain ng plastic. So, ang mushroom or itong fruiting bag, ang tawag dito is mushroom fruiting bag. Ito ay nabibili sa Shopee, sa Lazada, or sa mga marketplace na nakalagay na sa isang plastic, tapos meron siyang inoculated na siya ng fungi. At ito, within 1 to 2 weeks, magpo-produce na siya ng mushroom. At itong mushroom na ito ay pwedeng kainin. So, yung oyster mushroom, pwede siyang kainin. At ang maganda dyan,
mag-harvest kayo dito sa isang fruiting bag 3 to 5 times. So, magkano yung ganito, di ba? Magkano yung mushroom sa ating mga supermarket? Siya ay nagkakahalaga ng 50 pesos, 100 pesos, at pataas. Pero dito sa isang mushroom bag, this is 30 pesos lang or less, 25 pesos nga sa iba. At makaka 5 harvest na kayo ng mushroom. So anong gagawin nyo? Kapag nakuha nyo ito, di ba, in order nyo sa Lazada, ilagay nyo siya sa isang dark, humid or dark, moist environment. Sa akin, sa loob ng cabinet, pero hindi ko sinara. Loob lang siya ng cabinet para dark tas moist. Then, isprayan nyo yung labas. Yung labas lang, wag muna yung loob. Wag nyo isprayan yung loob. Para lang maging moist yung loob. Minsan, pwede nyo rin siyang palu-paluin kasi alam nyo yung, di ba, sa forest, pagka may nalaglag na, ini-imitate natin yun eh, yung pag may nalaglag na trees, na sa shock yung mycelium, at ibig sabihin nun, merong bagong bumagsak na trees at kailangan nilang kainin. So, after ng ulan, di ba, marami kayong makikita ang mushroom kasi na i-energize sila sa ulan at nakikita nila na marami ng pwedeng i-decompose na plant matter or organic matter na nabubulok. So, pagkatapos na ito at hindi, kumbaga, nakatatlong harvest na kayo dito, ay pwede nyo na siyang ilagay sa inyong compost. Kapag meron na siyang fruits, pwede nyo namang isprayan mismo yung fruit. Or kapag meron na daw nag-grow dito, pwede nyo na siyang diligan dyan. Pero kung wala pa, spray-spray lang. Para lang moist at hindi matuyo yung loob ng fruiting bag. So ngayon, i-harvest na natin ito. Ayan. Excited na akong kumain ng white. Ito white. Ito ba pink? Ano bang kulay nito? Kasi ako ay colorblind. So, hindi ko alam. Ang binili ko kasing mushroom is merong brown, merong pink, merong black, merong white. So, yan. Hindi ko alam. Dalawa yata yung white. So, white yata ito. So, pwede ko pa itong mas palakihin or pwede ko na rin siyang i-harvest. Pero for the sake of this video, hinarvest ko na. Ayan. So, pwede nyo na siyang ihalo sa inyong chop suey, sa inyong dinding-ding, or sa inyong tinola. Tanggalin nyo lang itong ganyan, yung pinaka-root niya, parang pinaka-connection niya sa dulo. And then, huwag kayong kakain ng mushroom na hindi luto. Kailangan lutuin ito. Kasi ang mushroom ay merong parang katulad na structure ng, hindi ko nakalimutan ko, katulad ng structure ng crabs, yung shell ng crabs, na pagkakinain nyo yan ng fresh, masakit siya sa tiyan, hindi nyo siya madidecompose. So, kailangan lutuin siya. Yan. So, yan. And then, huwag nyo ito itatapon hanggat nagpo-produce pa siya. Pag nakita nyo, tagal-tagal na hindi na nagpo-produce. Tanggalin nyo yung plastic, ilagay nyo sa compost pit yung laman. Or, ilagay nyo doon sa inyong backyard, sa lupa. Yung mycelium nun, buhay pa, mag-spread pa doon sa mga organic matter ng plants doon. Alam nyo, sobrang marami akong natutunan about sa mushroom nung nanood ako sa Netflix nung movie na Kiss the Ground. Panoorin nyo yung Kiss the Ground na movie sa Netflix. Madami kayong matututunan about mushroom. At may in love kayo lalo sa
mushroom. So, yun lang guys for this week's video. Please don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel para for more videos about plants, about zero waste living, at about sustainability. So, bye-bye! Magluluto pa ako ng mushroom. Thank you.